What's up sa inyong lahat mga master? So ngayon is kakagising ko lang, i-update ko lang kayo ng konti dito sa mga isda natin tsaka dito sa hamster natin kasi medyo may nangyari sa kanila ngayon na hindi maganda. Kaya ngayon pala mga master is brown out dito sa amin tsaka taglamig. Kaya ito ang nangyari sa mga isda natin. Pakita ko sa inyo. So, tingnan nyo naman mga master kung gaano kalamig yan. Kitang-kita ang moist ng mga tank natin. Sobrang lamig nag-moist. So, itong nangyari sa BBS natin mga master. Pagising ko, ganyan na sila. Pati dito sa baba. So, di ko alam kung ipapakain ko pa yan o itatapon ko na lang. Baka sa mga molly, bigay ko na lang. Dito sa second layer, grabe ang mais ng tubig. So, ito ang nangyari sa RDSS ko mga master, sa female. Wala tayong ilaw mga master, pasensya na kasi brown out dito sa amin. Nag-wiggle-wiggle sila, tsaka yung iba nag-clump na. Nag-clumpin. Hindi ko alam kung magamot ko pa yan pero subukan natin mga master. Kasi ganito din ang nangyari dito. Sa pinakita ko ata yun sa mga naunan video natin. Ganun din ang nangyari dito. Nagamot natin yun. Yan na siya ngayon. Medyo may naano na naman ditong isa. Gagamutin natin yan mga master. Tsaka dito din sa breeder natin na convict. Ayan din ang nangyari mga master. Pati dito sa Perrin Green, ganun din. O, di ko na sila napapansin masyado mga master. Ganyan na pala ang mga nangyayari sa kanila. Kasi sobrang dami ko dito ng strain. Kaya di ko alam kung alin ang uunahin ko. Pag nagkakasakit sila, di ko alam ang unang gagamutin ko. Pero tinatry ko pa rin. So dito din sa female ng mga ano ba to? Silver blue lace. Ganun din. Kaya nagtambak. Tambak ang mga patay. Kaya ganyan na ang itsura niyan mga master. Kasi kinain na yan mga apple snail. So, dito pa sa gilid, marami pa. Ayan. Latang kinain na ng apple snail mga master. So, unang update to natin mga master. So, ang unang update natin, ang sama agad. Pero ito yung mga meal ng RDSS natin mga master. So, okay pa naman sila. Yung iba, okay naman. Tapos dito naman sa Galaxy Blue Tail natin, medyo nangihina na siya mga master. So, tatlo na lang natira sa kanila. Ang dami niya. Halos silang pinakamarami ditong strain ko dati. Silang pinakamarami. Dito naman sa Albino Full Platinum White. Naka-drop din sa wakas. Nakakuha rin ako ng fry. Kaso medyo konti lang. Pero okay na. At least nakakuha tayo. Siguro mga 10 to 15 pieces lang to. Pasensya na mga master. Wala tayong ilaw kasi brown out nga. Hindi masyadong kita. Sayang nitong BBS ko. Aklan Aquatic BBS pala to mga master na gamit ko ngayon. Sabi nung iba, pangit daw ang hatch rate. Pero sa akin, maganda. Para sa akin. So, dito naman tayo mga master sa hamster natin. Kung ano nangyari sa hamster natin mga master. Pakita ko na sa inyo. So,
ito ang nangyari sa hamster natin, mga master. Nawala. Dalawang nandito, pair. Kinain ang pusa, mga master. So, pagising ko, ang takip nito nakabulagta na lang dyan. So, ang mali ko dun, kasi hindi ko tinapos agad tong cage nila. Hindi pa kasi ako nakakabili ng screen, dapat bubutasin ko to. Papalitan ko ng screen para pwede ko malakyan na takip nila. Kaya nabuksan niya ng pusa kasi nakapatong lang yung ganyan. Siguro naamoy ng pusa, kaya binungkalan. Hindi naman makakatakas din yung hamster natin, mga master. Kaya nahuli agad ng pusa. So hinayaan ko lang yun. Kala ko kasi kaya na nakain ng pusa kasi nakaano lang kab, basta ko lang pinatong yung takip nito, mga master. So kaya ginawa ko kinagabihan, pinasok ko na lang din. So di na yan mabubuksan din ang pusa kasi may harang na yung stand ng tank natin, mga master. So pag-ising ko, maganto na yan. Hindi ko alam kung may nakialam o pusa ang may gawa. So, nabuksan ulit, mga master. May pair din tayo dito ng CDH. Gising ko yan ang mga master ang nakita ko sa gilid ng kulungan ng mga hamster natin, mga master. So medyo nakakadiri, pasintabi sa mga kumakain dyan. Female tong CDH, buntis na yan, mga master. Yan yung nabreed ko na sana. Nagbreed na sana sila nung kulay, yung red eye na kulay brown na CDH natin, mga master. CDH ang laman nun, mga master, itong mga lalagyan natin dito ng hamster. So, bali anim ang nawala sa hamster natin, mga master, kasi pair to, lalagyan, tatlong lalagyan to, lahat sila CDH, mga master. So yung isang pair doon nagbreed na natin, mga master. So yun na sana pagkakataon natin na maparami sila, kaso samang palad yun nga, kinain ng pusa, mga master. Pero di tayo mawawalan ng pag-asa, bibili ulit tayo, mga master, ng CDH na hamster or Syrian hamster. So meron pa naman ako dito natirang isa, buti nga dito ko to nilagay sa dating tank ng flower horn natin, mga master. Tinakpang ko siya dun dyan, buti dito ko to nilagay kasi kagabi dun ko na sana yan ilalagay kasi wala siya dyan bedding. Kung kailan marami-rami na tayong kusot dito, mga master. Yan. May napagkukuhanan na tayo ng mga kusot. Saka naman nangyari yun sa hamster natin. At dito may isang sako tayo dyan ng kusot. So ngayon maulan na naman dito, mga master. Lakas na naman ang ulan, mga master. So di muna tayo makaka-update dyan sa labas kasi maulan. Dito na muna tayo sa loob, mga master. Nga pala, mga master, meron ako ditong mga bagong plating. So mga tansya ko, apat na araw na to dito sa akin. Di ko lang kayo na-update, di ko napakita sa mga video na ginawa natin. Meron tayo dito mga plating, limang strain siguro to, mga master. So pakita ko sa inyo kung ano to. So meron tayo dito, mga master, ng trio na wagtail, pintail na plating. So, hindi siya high pin, tsaka hindi rin balloon. So mas maganda siguro kung high pin tsaka balloon plating. Wait, medyo moist kasi yung tank nila. Flashlight na natin. Pintail yan, mga master. Hindi lang masyadong kita. Trio yan, mga master. Tsaka meron din ako ditong normal lang na wagtail plati. Trio din to. Tsaka ito, nagustuhan ko din to, mga master. Sunset high pin plati. Konti lang yung binigay sa akin na sunset, pero sabi daw, lalabas yan ng mga high pin. What? Tingnan na lang natin, mga master, kung
maglabas nga. Sana maparami natin to para makapag-select tayo ng mga gagawin natin panibagong breeder. Medyo moist talagang tank nila mga master. Masyadong malamig kasi dito sa amin ngayon. Saka dito meron naman akong slutty. Sabi nila galaxy daw tawag dito eh. Maganda din siguro kung hypein to. Sana parami ko din to. Kasi marami din nagkagusto nito dito sa amin. Saka ito talagang pinaka nagustuhan ko mga master. Bumblebee tinatawag na plati. Wait lang, blurred kasi moist yung tank nila. So, hindi din sila hypein mga master pero okay na yan. Apat na pair to mga master. Sana maparami din natin. Tsaka dito, wait lang, punasan ko lang mga master. Meron tayo dito balloon hypin red platy. So ang balloon lang niya yung isang female. Maghanap tayo ng mga balloon pang red platy. May kakilala akong taga dito. Try natin kumuha, bumili sa kanya. Sana maparami natin to kasi isang tree lang to. So siguro hanggang dito na lang ating video muna mga master kasi mag-aayos pa ako dito, maglilinis pa ako nung may mga patay natin na mga isda tsaka yung may mga sakit, gagamutin natin yon. Tsaka yung hamster, lilinisin natin yon. Tatapusin na natin yung lalagyan nila para kung sakaling makabili tayo ulit ng mga panibagong gagawin nating breeder is hindi na sila makain ng pusa or daga ang kumain na yun. Hindi ko alam, siguro pusa master ang ano ko. So, pati yun na convict doon, alisin ko na, linisin ko na yun. Lalagay ko tong balloon molly natin mga master. So sana hindi to mangyari sa inyo mga master kasi ang pangit pa ganito, nakakawalang gana pero tuloy pa rin tayo mga master. So bukas mga master or mamaya pag nagkailaw na, subukan ko maghanap sa Facebook mga master kasi meron ako mga sinalihan na mga Facebook group ng mga hamster. So, sana makahanap tayo doon ng mga gagawin natin panibagong breeder kasi isa na lang ang siriya natin dito mga master. So sayang din ito kung di natin ito mag-breed. So hanapan natin ito ng female na sirian. Tsaka yung CDH mga master, bili tayo ulit. So sana makahanap tayo ng magandang nagbebenta ng hamster mga master kasi gusto ko din talaga matuto sa hamster. Tsaka hindi lang sa hamster, gusto ko din sa mga yung mga ibon, yung mga alps, parakeet, mga ganyan. Hilig ko din yun mga master pero wala pa ako dun karanasan. So, kung makabili din tayo noon, siguro first time ko palang mag-aalaga noon. So dito na natin tatapusin ang ating walang kakwenta-kwentang video mga master. So bago natin tapusin to, shoutout muna pala kay Roberto Aburdo tsaka kay Chavin TV ng Aklan. So maraming salamat po sa patuloy na pag-support ninyo. So tsaka sa mga di pa naka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga master kasi marami pa tayo ng video. So nandito na lang kasi kakain pa ako.